the side of Season, they focused more on Lights Franco. Mm-hmm. So, is it really advisable if you're Season na? Kunwari, part ka talaga na Season, at lumaki ka, namulat ka sa paglalaro ng RSG dito sa Pilipinas, maganda bang decision yan para sa akin? Tingin ko pwede, pero mas magandang counterin na lang nila instead na i-ban out nila eh. Kasi katulad ng mga Beatrix, tingin ko mas worthy i-ban yung Beatrix ni Eman or agawin instead of sa Franco ni Light. Kasi kaya rin naman pigilan yung Franco Light. You can use an Atlas, pwede mong sagutin din ng roaming eh. Kaso iba kasi yung sinagot nila kanina, dati San Angela na hindi naman nagpo-frontline. Kaya sobrang smooth lang ng mga Iron Hooks kanina kasi walang humaharang eh. Walang frontman yung si Yusun. Kumbaga parang hindi kasi hindi advisable na mag-front talaga yung Angela kasi pag siya na-hook, kumbaga yung kanyang pwedeng pag-ultimate, pag-heart guard, and even pag-slow ng mga kalaban ay hindi niya talaga mamaximize pagka nagkaroon ng team fight. So this is again RSG bringing us another lineup pero mixture, hindi nga siya mixture eh. Hero din nila to hero eh. Hero din. Sanay din sila sa mga hero picks nila ngayon. So, kumbaga, yung RSG, nagsistick lang sila dun sa comfort heroes nila. Since MPL, napapanood na natin to, imagine if sumapi, humart guard, ito nga si Light on to nuts, di ba? Makunuts na nga eh. Dinagdagan mo pa ng mga Z. Di ba? Di ba? Ang dami Z ni kumbaga, hindi na siya humart guard. Humart ngart. Pwede, di ba? Pwede ganun yung mangyari. Kasi mahirap nga naman. Imagine mo, Esmeralda, napakunuts na. Tapos meron pa siyang Angela. Imagine the slow, imagine the damage and the sustain. Yung shield, no? Gluta. Yung shield. Puting-puti na. Yung ano niya, yung health bar niya, wala ganun na green. Ganun talaga eh, no? Kumbaga hindi mo na malalaman kung which is which. Kasi ganun na siya kakunat. Oh. And ganun kataas yung potential ng ganitong klase na lineup na ibinigay sa atin ng RSG. So magkakaroon na tayo ng saglit na technical pause. Again, mas gusto natin na ma-experience talaga ng mga players natin yung best possible environment dahil dito nakataya ang kanilang magiging journey sa MSC 2022. So sa mga nagtataka, may nakita kasi ako kanina saan. Mm-hmm. Bakit daw dalawang games pa lang kanina? Tapos na. Explain mo kung kasi bakit. Nga guys, points yung need nyong bilangin doon. Parang round robin yung mangyayari doon sa group stages. Kailangan nyong ipunin yung points, padamihan kayo among the three teams na nando doon. So, kailangan kayo yung top two. Dapat masecure nyo lang. So, as much as possible, wag kang magbibigay. Every game counts. Hindi siya katulad nung usual natin nakikitang best of three na, ay sige, pwedeng atin yung reset. Series. Atin yung series. Bawi na lang tayo game three. Dito kasi, pag na-sweep ka, so wala ang points na makukuha, kailangan mo siyang habulin doon sa susunod. So, at some point, medyo nakasalalay pa yung mismong estado ng team nyo doon sa isang team pa na pwedeng makalaban nila. So, parang magpipray ka pa na, ay, sana matalo si ganito. Ayoko, mahirap yun. Parang kunwari, aantayin pa nila na pagka parang lagi ka magkocompete. Na, pag natalo tayo dito, pwedeng eto ganyan. Ganito yung situation. Pag nanalo itong team na to, at ganito yung points natin, kailangan si isang team hindi ganito. Mm. So, yun yung sinasabi ni Santi na as much as possible, umpisa pa lang or group stage, kailangan yung placing mo, umpisa pa lang ng araw natin, ay nandun ka na. Para hindi ka na dadating sa point na nasabingit ka na, hala. Parang medyo mahirap yun ah. Nakikita natin ngayon sa screen. These are fans from the Blacklist. Blacklist International. Actually, Blacklist International. Sila nga yung nag-PM na gusto nga sumama daw. Ayan. Eh, siyempre, lahat naman ng fans dito, welcome PH2 eh. Oo. Ayun yung kinagandaan yun. Even Coach Rec. Coach Rec, ingat tayo konti. Ingat. Ingat tayo, Coach Rec. Uy. Si, oh. Oh. Nagre-Rene J, oh. Isa mo, Rene J. Oh. Eh. Mm-hmm. Kuha yung facial expression, no? Baka OSX to. Baka Francis yan. Oo. Oh. Ayan. Uy, si Chico guys. Pakita natin yung ano natin, yung ating popcorn. Popcorn holder. Oo nga, yung popcorn, Chico guys. Ayan. Talaga nga, tututukan mo as we head on to our game number 2, RSG Philippines. Sinisimulan dito ang ating Turtle at si Sensei. Sinuzone out dito natin mga players from our team Boxy. With that box out,
kaso, mukhang hindi pa tayo magkakaroon ng Team Fight. Ooh. As Demon Kite will secure that turtle. Sobrang smooth ng pagkuha dito ni Demon Kite ng pagong. Ang ganda ng ginawa ni Felix Boyloy na pagpasok doon sa backline, but Demon Kite goes down. At ngayon, bumabawi na nga ang si Yusun. Kung hindi man nila nakuha yung pagong, agad-agad nilang kukunin yung kumuha ng turtle. Oo, kung magkasabi nila, teka lang, kailangan natin dito madelay somehow yung pwedeng rotation ng RSG. Sinabi natin kanina na talagang iikot at iikot since si Hal D'Angelo under lineup and the best hero and player na gusto mong ma-out doon. At para hindi magawa dito ng RSG yung kanilang plan is Demon Kite. So somehow, for si Yusun dito, sila yung lumalamang sa ating laban in terms of the gold. And if you are RSG, as much as possible, gusto mong bigyan ng space dito si Eman, kagaya na nangyari ang game number one, because this is a clod. Oh, hindi nakatapat na, niya. Hindi na pwede dito na hindi lang si Eman yung threat. Hindi siya katulad kanina nung Lilia na nasa golden. This is a Lilia on the mid lane. So, ang laki ng diferensya nun pagdating sa late game mismo na meron pa silang additional hero nga na magdi-deal ng damage. Oo, kumbaga parang mangyayari ngayon, even for si Yusun, ang mangyayari sa kanila is i-in sila saglit, mag-out sila kapag kami mga heroes na or mga players dito from RSG na magbitaw ng mga skills nila at nakakita sila ng opening, pwedeng pumasok anytime si Ra, pwedeng pumasok anytime si Sensei. Pero sa may bottom lane natin, Temes of Blades ay ginamit na Ra. Ooh. Andito na yung pagpasok niya with a Blazing Duet, pero mukhang hindi pa enough yung kanyang item. But here comes Demon Kite together with a Heart Card coming from Light. Ooh! Ang ganda na pagkakalatag ni Aqua dito ng Real World Manipulation, yung magpapatuman na si Boxy. Tapos hahabol naman dito si Demon Kite and hindi pa rin siya magpapapigil. Ang ganda nung tali na ibinigay ni Light upang mapatumba si Ember. And now see you soon. Bigla na lang nawala yung kalamangan nila. Ito naman yung binanggit natin kanina for RSG. It is all about teamwork. Napakaganda na kanilang connection. Pumasok doon si Demon Kite, pero sakto naman ang pagbitaw ng mga bala ni Eman kanina para ma-secure yung kill. It was a nice escape for si Yusun on that moment, pero alam ng RSG kung ano yung mga kailangan nila i-capitalize dito sa ating laban. Pero Demon Kite again with a turtle objective, habang si Felix Boyloy ay mapipilitan na kamitin ang kanyang dragon form. At parang yung RSG dito, they are now on the aggressive side. For si Yusun though, mabilis sila ang makakapag-clear na minion wave kasi may Lilia eh. Oo. In terms of the clear wave nga talaga, mabilis silang dumipensa. Kaya nilang bumawi agad if ever man na matalo sila sa mga skirmishes or clashes na pinipilit ng RSGPH as of now. And yung mga ginagawa ngayon ng RSGPH, maganda siya to the point na yung si Yusun napapareact na naman eh. Going back to game 1 na naman tayo, parang deja vu lang itong game 2 natin. Oh, parang ginagawa ngayon ng RSG, teka lang, kailangan natin ulit gasingin yung kalaban natin na ito tayong klase ng team, kailangan sila yung nagre-react at hindi tayo nagre-react. Kanina, si Yusun nagiging aggressive, pero RSG Philippines, ang ginawa nila was, pinabagal lang nila saglit yung rotation na si Yusun. After nun, nag-advance sila dun sa mga points kung saan mo i-expect na darating yung si Yusun. Pero top lane natin again, this is Makunats, the finals MVP for MPL Season 9 against two players of si Yusun. Pinapalagan isa laban sa dalawa, and ito yung nakakatakot pag si Nats nakahawak na ng Esmeralda. Oo, Makunats talaga, literal na sobrang kunat niya pag hawak niya tong hero na to. And isa to sa mga rason kung bakit ito nire-respeto, pero mukhang nakaligtaan ng si Yusun na respetuhin itong hero na to. So for RSG as of now, nakukuha nila yung comfort. Ngayon, mukhang mahagawan pata ng purple buff itong si Sensei. Alam naman natin kung gaano ka-importante ito sa isang link. Oo, kumbaga mahirap para sa kanya eh. Kanina si Sensei on game number 1, gumawa din siya ng mga moments wherein pwede sila makahabol in terms of pushing or split pushing against RSG. Pero for RSG naman ngayon, nakuha nila yung tempo, sila ngayon yung lamang sa ating gold. Although for Ra, ito nakakatakot ngayon eh, kasi yung lane ni Ra, tinan mo, nakasira na, almost masisira na yung Taurus may bottom lane. If hindi ito mabantayan ng RSG Philippines, ito yung pwede maging poison para sa kanila, pero bottom lane. Huling-huli naman Jit Kondo Flicker, but yung Heart Guard mukhang magiging enough upang maligtas si Eman. Uy! Shotgun! Mukhang mababaligtad pa yung 3-man gang mula sa side ng si Yusun, and sobrang efas itong si Eman just by the help of Light na yung Heart Guard niya, sobrang crucial nung timing, buhay pa rin. Saktong-sakto ang pagkakakompute doon ni paring Eman. Kamuntikan pa na player ng si Yusun ang makukuha doon. And it is something for RSG.
They are confident na kaya nilang magdumepensa at kaya nilang din nilang umapensa. Pero si Boxing naman, medyo napalalim doon ang kanyang pagkakasipa. Ito medyo delikado for the side of See You Soon as the Real World Manipulation ay nandito na rin, even for Demon Kite. Felix Moilo yung nanonakop niya, pero mukhang may Tempest of Blade sa gagabitin si Sensei. Mapapatumba niya na si Nats. Mukhang hindi na itutuloy pa yung mismong bakbakan. Pero that is definitely a good trade for the side of See You Soon. Kasi yung nakuha niyo, si Nats na nasa XP lane. Pero mukhang makakuha naman si Demon Kite for that trade. Hindi makikiging enough yung Petrify para i-hold siya doon for that knockup. Demon Kite is in danger. Tatakbo siya. Pero ahabol si Sensei. Extra shield coming in from that Harp Guard. Light is on fire. And mukhang mababaliktad pa ang See You Soon dito na akala nila sure kill na. Hindi pwedeng may makuha from RSG Philippines. Nandun na naman ang depensa. Ito yung sinasabi natin, depensa ang opensa para sa kanila. And for RSG, kitang-kita natin ngayon sa ating laban. Aqua ngayon meron ng Ice Queen Wand. Kanina, yung kanyang mga Real World Manipulation, sakto na Santi. How much more ngayon na meron pa siyang pang slow against the players of See You Soon? Alam mo, See You Soon nakikita ngayon. The problem here is, they are trying to make a play with Boxy on that ultimate. Kaso nagiging problema kasi is, minsan pa ibang direksyon, yung trajectory. Hindi sakto, no? Hindi sakto, kaya nakakasagot dito ang RSG. Take note, nagamit na yung black shoes. Pwede pumasok dito anytime ating mga players, and at the same time, buhay na rin ang Lord. Ngayon, kailangan lang pwestuhan to ng RSG, and ganun nga talaga ang kanilang gagawin. Position advantage for your side, and See You Soon ngayon ang kakatok kung papapasukin nga ba talaga sila ng RSG dito, kahit nga naluging-lugi na sila. Yung See You Soon ngayon mukhang gagawa rin ng paraan para nga ma-level or ma-even out yung minion waves na parating lang ng parating. Si Nats kasi dito, even though na hindi siya kasing bilis in terms of mobility ni Sensei, nagagawa niya yung job niya eh. Oo. Mag-advance clear. Para kasi siya nagiging bait din. Nakapag-advance siya, pero siyang sumama sa team fight. At the same time, napakakunat niya. Pero yun nga lang dito, si Boyloy gumamit. Oh, nakuha ni Sensei! Ganda na pag-retry niya doon. And a Lord secured for the side of See You Soon. Ngayon pwede manghabol yung RSG PH for the clapback. But Nats dito mukhang may iwan. Tatlo laban sa isa ang gusto niyang gawin. Pero mukhang sasayawan niya lang with the star distance. Si Felix Boyloy medyo delikado na. Pero mukhang mananakap siya. Pero mukhang mapapatas din si Demon Kite. Yung Real World Manipulation hindi na itutuloy pa. Pero si Boxy mukhang delikado na. Eto na. Mukhang si Boxy nga tama makukuha doon. Pero makakatakas pa rin siya. As See You Soon will try to defend. Or actually, ma-extend ang ating laban na dahil lang kanila Lord ay magma-march in dito sa bottom lane. Pero si Nats hindi pa tapos. Ember ang kanya makukuha doon at papipigilan nila dito na dumaan pa ang Lord doon sa may bottom lane. It is A3 RSG Philippines. Yes, hindi nila na-secure yun, but at the same time, in terms of objectives, alam nila kung sino ang kailangan nilang kuhanin for every team fight that we have under the turret. Ganda ng sipan naman dito ni Boxy, and mukhang naging successful yung kanilang plano na mapatumba lang si Eman. But now, magkakaroon tayo ng pause. Hinga muna. See you soon. Nakuha nila chance yung mismong Lord. Pero parang hindi nga nila nagamit yun to their advantage kasi nga na-clear lang din yun ng RSG PH kaagad-agad. But with the kick coming in from Boxy, para nga lang makuha nila si Eman. Ang laki ng impact nun na habang tumatakbo yung death timer ni Eman, merong space yung si You Soon na gumawa ng place kasi alam nilang walang threat nung burst damage eh. Oh, tsaka ang ganda ng pinalitat mo dito, pwedeng gumawa ng play ang side na si You Soon because if you look at the map earlier, there was a moment where in si Sensei and dun sa middle lane. So the more na gustong enforce dito ng RSG Philippines to go for a clash on the bottom lane, there's a possibility na makompromise yung ibang lane sila kasi mobility wise, Ling versus Karina, mas mabilis na makakahabol yung Ling talaga in terms of teamfights. Ito ang ating mga post for this game. We have Aqua of RSG and Ember. And in terms of our game right now, sobrang laking factor for me nung skill or nung Real World Manipulation dito ni Aqua as compared dun sa pinaka-role ni Ember. Kasi for Aqua, siya talaga yung Liquidizer. Yung magiging advantage sana ng See You Soon. But, hindi sila binibigyan ng RSGPH ng espasyo para gumawa ng pace na ganun. Oo, speaking of space,
delikado ngayon, Santi, ang space na pwede makuha ng dalawang teams natin since magkakaroon na din tayo ng Lord anytime and for see you soon, activated na rin ang kanilang Claude para sa laro na to. Mabilis sila mag-clear na minion wave. May narinig tayong conceal para sa isang team natin at mukhang pipilitin ang RSG magka-team fight. Ito na nga ang pagpilit na kanilang gagawin. Mapapatumba dito si Light. So wala na yung possible heart guard na aantay ng mga teammates niya. Pero si Nats dito mukhang napaliko. Napakalalim niya. Pero ngayon si Sensei may ipit ka lang din. Ang ganda ng pagkakalatag ni Ako dito ng Real Manipulation. Ah! And naabutan pa ni Demon Kite itong si Sensei. And dati sa trade, jungler palit noon sa roamer. Si Nats, sobrang lalim niya. Pero nag-detour lang. Oo, kumbaga sabi niya, teka lang. Liliko muna ako. Susunod ako na isang player dito from the side of Season. Para naman sa side ng SYS. Nagkaroon ng moment na pwede sila makakuha ng kill. Pero may delay natin dito. Napakasakit na ni Emma. Same goes with Aqua. Habang sa baybot na likod, nandun si Nats para mag-sunat para sa kanila. Demon Kite nga lang ay patay dito. And Rush Shield na lang ang natitira sa kanya po ay patay pa sa kamay ni Aqua. Ganda ng pagkakaabang ni Aqua doon. Hindi man siya marksman, pero naitutok niya talaga na parang sniper din ang paghuli niya doon kay Ra. And without Ra, wala sila dito ang damage dealer talaga na mapagkakatiwalaan. Even though nawala si Demon, kahit kayang pumalag ng RSGPH dito, Sensei will try and secure the purple buff. Mukha magiging successful siya because of the red tree. Pero ngayon, advantage pa rin in terms of gold ang RSGPH. Kakaunti nga lang, hundreds lang din yung kalamangan nila. Pero in terms of the turrets pushed naman, lamang yung si Yuzo na apat na nababasag nila. Oh, yun yung binagit natin kanina, napaka-importante dito na mas mabilis na makapunta at makahabol ang mga heroes ng si Yuzo. Meron silang Claude with a BMI. Meron din silang Ling na pwedeng pumunta kung saan-saan. At kung titignan natin ngayon, nakapwesto ang si Yuzo na kumbaga yung ready na na makita dito ang kanilang kalaban dahil ang next na pinakamalaking objective na ating aabangan ay kung sino ba ang makakakuha ng Lord na to. Pero, teka lang, nagkaroon ulit na mga conceal. Hinga muna as our teams will somehow delay the team fight dahil hindi advisable na ipilit pa. Medyo delikado kung itutuloy nila yung mga ganong klase ng team fights kasi nga doon sa glooms na nilalagay ni Ember, eh nanlalagkit itong si Demon Kite. Oo. Hindi niya magawa yung gusto niyang gawin na mabilis lang na mag-roam around tapos punta doon sa likod, sino yung squishy, bigyan niya. Hindi niya nagagawa dahil nga doon sa mismong Lilia. But now, Demon Kite, mukhang may ipit siya. Possible sandwich play coming from RSGPH. Ako dito, habulin ni Sensei. Didikin na siya ni Demon Kite, but here comes the Tempest of Blades na hindi nagagamitin pa. Pero mukhang away from the map, eh may magkaroon na mukhang miracle play coming from Eman. 2 palit sa dalawa, 2 palit sa isa, 3 ang mukutumba. Si Yuzo na ngayon ang nagdedelikado and si Ember na lang ang natitira. Babawi siya, pero the extra shield is not enough to save Aqua. But that is clean wipeout coming in from RSGPH. RSG! Grabe dito ang pinapakita ang mga technique ni Eman and even the other players ng squad na to. Imagine mo, nagkaroon ng zone out. Gusto lang kuhanin si Aqua, buhay pa rin. Until the very end, he was able to use that real world manipulation and even Eman with a double kill. Ito yung mga klase ng mga moments na nagaginamit nila kung ano yung pinakakailangan nila na ibigay during that moment. And right then and there, nakapag-translate sila sa ating laban. And on this instant replay, kita naman natin that Sensei was forced to go doon sa pwesto ni Eman, although it was a kill and a better trade for the side of RSG dahil nandun pa si Eman for the backup at meron pang real world manipulation si Aqua. So merong slow. Oo. Meron pang slow kahit na-kill siya dun. Naging factor din yung huling paglatag niya na yun eh. No? Ang laki rin talaga na naging epekto noon sa pag-takedown nila kay Ember. And this opened up for RSGPH na talagang maging back in control doon sa mismong laban na kanina mukhang lumalamang na nga yung si Yuzo. Damage dealt, nakikita natin si Nats and si Eman pa rin ang nauunguna. Yung dalawang side laners from the side of RSGPH. Now si Ra, medyo delikado yung pwesto sa may bandang gitna. Mukhang gagamitin siya dito, Falling Star Moon. BMI out lang sila dito. Yung Lord hindi nila gaanong magagamit to their advantage. So RSGPH as of now will try and wait ulit. Patience is the key for RSG kasi delikado pa rin ang pilit. Patience, yan ang pinaka-importanting word ngayon na, pinapakita din ng RSG sa ating laban dahil yung game number 1, ganito rin ang kanilang ginawa. Kung saan, lamang sila in all aspects of our game but at the same time, hindi nila pinilit dito na makakuha at makasira ng Torre against si Yuzo. Ngayon, si Yuzo, trajectory of the movement of Sensei is the same. Mm-hmm. Wherein, he is forcing to cut
the minion wave para hindi ganon makapag-advance from time to time ang side ng RSG. So, interesting kung paano yung gagawin ng RSG para mapigilan dito si Sensei na magkat na minion wave eh. Siya nga yung naging problema eh. Parang game 1 nga, ganito yung estado nun. Pero mas tumagal tong laban na to dahil nga din doon sa adjustment na in-apply ng si Yusun. Kumbaga natuto na sila eh. Noong game 1, ganito lang din yung ginagawa nila pero mas nagiging malinis na sila ngayon because they know that they have Ra here for their late game na magbibigay ng damage sa kanila na kulang sana kanina doon sa game 1. So now, Eman, kailangan niya mag-ingat palagi kasi siya na yung nagiging target ni Felix Boyloy, ni Boxy. So if ever nauna siyang mapitas, ang laking kalugian na nun sa RSGPH and malaking chance na mabaliktad na pagdating sa teamfights kasi hindi naman ganun kasakit si Demon Kite eh. Oo. Sa damage talaga nila, si Aqua at si Eman yung tatrabaho. Kumaga para mangyari din sa RSG, once na nagkamali sila na pagpasok or ma-counter sila dito na si Yusun, yun yung pwede maging problema nila. Unlike for si Yusun, ang dami nila kasi yung pambato na skill if ever na pumasok yung RSG. Si Eman, kamunti ka na pero hindi pipilit dito na si Yusun. Ang sakit ng damage! Ito na si Eman, mukhang talagang i-go nila. Pero nung nakita nila yung heart guard, out na kaagad! Si Sensei dito, delikado ang immortality. Pero maganda dito na kagandang Blazing Duet. Kaming in from Ra. Pero mukhang mapapatumbalan din siya kaagad-agad. Eman is still alive! Balik buhay lang! Ngayon yung si Yusun na yung delikado at napapatumpo. Pabalik! Felix Boyloy, takbo ang gabay lupa! And the double kill kaming in from Eman now! Ember and Sira na lang ang natitira habang kompleto pa ang RSCPH. They might take the Lord. They might go for the middle lane push. Pwede na lang tapusin to. Dalawa lang natitira sa side ng si Yusun. Ooh. Ang sakit pa dito ni Eman. Papasokin pa ni Nacho na Falling Starmon. At ito na sinasabi natin with that killing spree para kay Eman. One player left para sa si Yusun. This might be it for them. May minion wave din sila paparating. Sira na lang yung natitira. May real world manipulation pang inilata. Bawal ka na pumasok dito upang dumipensa. And RCPH ngayon, tatapusin na ang laban with a clean sweep. PH for the win. GGRSG 2-0 for that series and the usual facial expression na ating watch party and even our players on to the next. That was a very, very dominating same start, same ending. Lahat ng mga team fight na gustong pumasok doon. Uy, Si Homie. Parang nakita na yun sa mga pro player camp natin. Nakita ko na nga rin yan eh. Mukhang delikado yun. Pero parang malungkot ata ang ano. Pero nabahin natin. Saan ka ba nag-react, Santi?